Hi guys, from OFW Guides, ayan. Pagbigyan natin yung mga katanungan sa atin, no? Yung kadalasan tanong kapag gusto mong mag-apply papunta na ibang bansa, paano po mag-apply papunta dyan sa Czech Republic? So, yan yung kadalasan tinatanong sa atin, no? Pero bago ang lahat, tutuwa ako dito sa filter na to. Okay, simulan na natin yung video, ano? Paano nga ba mag-apply dito sa Czech Republic? Siyempre, ang una nyo pong gagawin is punta muna kayo sa DMW, maghanap kayo ng agency papunta dito sa Czech Republic. So, kung wala naman kayong alam na agency, so baka pwede nyo i-consider yung aking agency na nagpalit sa akin. So, ako po ay direct hire from Grape Care LTD, so via Facebook. So, pwede nyo yung i-search sa Facebook. So, Grape Care LTD, yung nasa 100,000 plus na followers, yun yung i-search nyo. So, dito siya located sa Czech Republic. So, huwag nyong hanapin yun dyan sa Pilipinas, no? Kung gusto nyo naman na mag-walk-in dyan sa atin sa Pilipinas, pwede rin naman po ang Venture Management, kung saan katayap siya ng Grape Care LTD. Pwede rin ang EDSTAFF kung saan siya ay no placement fee. At pwede rin naman ang Prime World. Pwede rin ang Human Link. Or marami pang iba. So, hindi ko na may isa-isa. Basta, kung gusto niyo maghanap na agency, punta po kayo sa DMW. www.dmw.gov.ph. Dati po siyang POEA website, so pwede kayo makahanap doon. I-search nyo lang sa search bar ang agency for Czech Republic, ganun. Basta, i-search nyo lang doon ang agency. Punta dito sa Czech Republic. So, lalabas na po yun doon. Tingnan nyo lang kung active siya. And then, yun. Pag nakapag-walkay na kayo, magdala kayo ng resume nyo or ng CV nyo. Kung gusto nyo naman is via online, so meron naman din silang mga page. So, simulan nyo dun sa ganung part. And then, kapag tinawagan kayo, so tuloy-tuloy na po yun. Dun lang kasi kayo mag-i-start sa pinaka-baba kung saan mag-a-apply talaga kayo sa mga agency. So, hindi naman po kayo tatawagan ng agency kung hindi kayo mag-a-apply. So, apply na lang kayo sa mga agency para sila po yung mag-aasikasa sa inyo. Yun yung first step na gagawin nyo. And then, after nun, so, ang agency na yung magbibigay sa inyo ng step by step, kung ano yung sunod mong gagawin, Pero, kailangan yung mag-baby step dun sa pag-a-apply muna. Yun yung first na step. So, hanggat hindi nyo yung nagagawa, hindi po kayo makakapunta dito sa Czech Republic. Pero, syempre, kapag nagawa nyo yung first step, so, hintayin nyo lang yung susunod na step. So, syempre, meron siyang three tests, meron siyang exam, meron siyang interview. So, kung may papasa nyo yung lahat, pati yung visa, may papasa nyo, ma-approve yung visa nyo, and then, ang sunod na po nun, magme-medical kayo, and then, flight nyo na. So, yun nga po, kung naghahanap kayo ng agency na walang PF, so, isa pa lang yung nababalitaan ko na walang PF. So, ito yung EDSTAFF. EDI staff. So, yun. Ang Venture naman is PF lang ang pinapabayaran niya. So, bakit ganito yung mga information ko? Meron kasi mga agency na pinapabayaran ang airfare nyo. Ibig sabihin yung inyong eroplano pagpunta nyo dito. Nagpapabaya din sila ng visa. Nagpapabaya din sila ng working permit. Nagpapabaya din sila ng processing fee. So, may mga agency po na ganyan. Pero yung Venture kasi is PF lang. Tapos yung visa niya is re-reimburse. Kayo muna magbabayad pero i-re-reimburse sa inyo. Ang EDSTAFF naman ay zero placement fee. So, sa Prime World kasi wala pa ako nakausap na under siya ng Prime World. Basta ang alam ko is legit din po ito. So, yun lamang and sana nakatulong sa inyo ang maliit na information na yan. So, marami kasi nagtatanong paano po mag-apply. So, yan. Binigay ko sa inyo ang first baby step
is punta mo na kayo ng agency. So, doon kayo magsisimula and then so on. So, continue na yon, dire-diretso na yon hanggang interview, medical flight. So, yan. Thank you.